2018-214. So, entitled Re-engineering of LGU Systems and Procedures in Compliance to Ease of Doing Business, EGSD Act of 2018. So, ano na niya, no? Ikan sa Republic Act 1132, ang DING being the katanggap-una ng mga implementing agency and departments, nagpagawa sila o memorandum circular. So, nag-ingon niya, under Section 11, Section 11, Paragraph F. So, muna niya, I'm talking of Republic Act number 11032. Muna niya ang prevailing nga balaod karon. Katong anti-retake, giamindar naman to siya, ami nga balaod. So, as of now, muna niya siya ang prevailing law pagkakaroon. So, under Section 11, ami nga balaod, nabutang niya streamlined procedures for the issuance of local business licenses, clearances, permits, certifications or authorizations. And under that section, mabasa na to ang usa ka provision sa letter F. So, nag-ingon ang letter F sa maong balaod, nag-ingon na barangay clearances and permits related to doing business shall be applied, issued, and collected at the city. Sa itong case, ang datmata, city na, or municipality ng lungsod, in accordance with the prescribed processing time of this act, provided that the share and the collection shall be limited to the respective barangays. So, mga na siya nagkabutan sa Republic Act 1132. So, katong akong ingon ng memorandum circular, na ako'y provision dito. Mga ang memorandum circular number 2018-214, Re-engineering of LGU Systems and Procedures in Compliance of AODB, AGSD Act of 2018. So, under Section 6.3.4.6, again, nakabutan niya akong diha, barangay clearances and permits related to doing business. Actually, maurang hindi nga provision ang atong ang memorandum circular, maurang hindi nga provision na atong mabasa sa National Law, itong Act AODB, Ease of Doing Business Act. So, naipalaon, yabayan ang memorandum circular nga nagmando na yun sa local government units nga magama na mo o inyong local ordinance para ma-implement na rin ang provision. O na nga, kumata ni nga muna in-act ang sangguniang panglungsod o usa ka ordinansa. City Ordinance number 918-2022. Actually, na-approve ni siya December of 2022. Na-apply ni siya na to last year. No? And January this year. So, an ordinance authorizing the city government of Roquetta to issue barangay clearance in behalf of the barangays and collect corresponding fees thereof in the application for any business-related transactions. So, mo na ni ang enabling, tawag na ito sa enabling ordinance, kaya tungod na ang ordinansaha, ato nang i-implementar na ni sa itong syudad kung unsa yung mga provisions sa national law na akong ipakita ninyo. So, ang problema lang na ni, inilagamay kayo, ako ni Magod, ang napin ating ordinansa, katulang mga negosyo na mag-review, maoray among i-mandate na anhing yun sa syudad na mag-lukat, magkuha o bisitya, ingon man apil ng ilang business clearance. Now, i-audit mata sa DING sa itong compliant. Nakita nila dito, gano man na ang inyong panukatong diha, naturang mga renewal, i-appear yun ang new. But pasabot, tangan na rin, new and for renewal ng mga businesses, ano yun na yun mo, lukat o
business permit ay meron ka na atong itawag o barangay clearance, musana sa requirement, adisyon ka makakuha o business permit. No? Kasi kikinanglan, sigurla, o barangay clearance. Kami ato, ato tang lukat sa barangay. Adisyon ka mo ating dire, lukat ta sa tuwang business permit. Karon, gusto lang sa gobyerno nga wala ko na siya kay makapalangan na siya sa tao. Ato pa sa barangay, dayon, ato pa sa sudan. Karon, gusto sa atong gobyerno na imbis mo ato sila sa barangay, ato na lang diretso sa sudan. Kung sa mga clearance, ating ginanglan, kana lang barangay clearance for business related. May unukat, unukat ko barangay clearance. Kung sa mga din mo, nag-apply ko para upload, inyo hana. Kap mo apply ko o barangay clearance, kay mo apply ko loan sa masa din na, inyo hana sa barangay. Pero kung business related, kap mag-inyo ko sa kong lisensya sa negosyo, kap mag-upit ko negosyo, hindi sa barangay pipes, minus tayo, negosyo mo na, at to na dito sa sunan. Sabdan, isa lang ang barangay clearance ang dinhi ipasa ninyo. Kana lang mag-open o mag-review of business. All other clearances, barangay, imiwan na lang siya. Ha? Kasi ipasa ninyo rin kayo, mag-apply o ka-prop, ipasa ninyo rin. Dilitin niyo yung wisyo ang clearance ninyo. Okay? Now, dahil pamutan na. Kani yung kunsyal, mawad ang income ang barangay ana. Mawad ang dili. Dili. Klaro magkayo sa second paragraph. Provided na ang kwarta na makulikta sa sudan i-remit na umbalik dito sa barangay. So, wala yung kwarta na mawala. Diba? Itabangan lang mo sa sudan bahing ating napita ay maumay nagla sa kulay mawala ninyo actually. Mawadaan lang ang trabaho kami gamay. Kaya kami ng mga clearances, ang sudad na may mo isyo. So sa inyo niya na, ang tao na mo aplikin ko siyo, hindi na mo ato sa inyong barangay, mudiritso na lang dinhi. Kaya maapil na siya sa assessment. Di ba naman yung assessment? Mga berno tanan, naanan niya ang barangay clearance. Kaya kanang assessment, bayad anak sa negosyante, kanang OR, pwede na na-consider na nakamakoy barangay clearance na to. Okay na? Sabta naman. Okay. So, actually, gamay rin hindi nga met-mets. Kami ato, karoon at present, only renewal. Kaya kami ato, magot, yan yung matang barangay na kunsihan, ang renewal lang ang inyuha, ang new lang ang kumuha. Pero mamonitor po na mo ang mga negosyo nga nanulod. Di ba sakto po, no? May pagpupo ng negosyo at huwag po ng usapahan. Pero hindi mo yun tutupot ang malagot kung ang DMG. Anan yun i-appear na sa suta. Ang new na business o ang renewal. So ang amendments ani, i-include lang nato ang new. Okay? So, mangutahan na mga kunsyal, kung sa may pasihan kung ninyo sa pagkulikta, di ba? Ang sudan, ikaw na yun mong kulikta. Ang rate na mabayaran sa negosyo, negosyante, magdipinde kung kunsay naka-latin sa inyo ang barangay ordinance. Na nabatay mga ordinansa, bakit mga balero nun? Kung naana, sabit mo na diri sa itong MIS kaya i-encode mo na dito. Arong pagtanaw dito, barangay Talayron, kakapitan na din si, naana dito ang corresponding amount. Hindi na siya magpangutan na kung nagpila man eh, pila man eh. Naana man diri. Sabit mo sa inyong current na ordinance kalabot sa mga rates kaya i-encode na din eh. Okay? Ang sudat, ikaw raman ulita. Pero ang balay mo nun sa negosyante, mag-agad ang sudat, pila ang naa sa inyong barangay ordinance. So kung nana kay barangay ordinance, wala pa taga-submit niya rin,
isabit niya rin eh, aron ma-encode mo na dito. Kaya computerized naman ko ta, pag inoon o barangay, Milin, makita ka dahil dito, amonya yung mabayaran mo. Kaya na yun ang ordinance sa direct. Okay? Now, another ordinance nga mong i-require, ang uban barangay ano eh, taon naman yung ordinance sa 2022. Nakasabit na tiyan yung direct, pero napapoy yung uban na wala papon. Ordinance, magpasan mo, na i-authorize ninyo ang LGUs o orkenta na maoy mo isyo o kukulikta sa inyong barangay clearances. Naroon na ba? Ordinansa na nahatag o authority sa LGU mo yung kukulikta, mo yung isyo sa inyong barangay clearances in behalf sa barangay. Kinangana, in the same manner na ang LGU po naghatag po ito authority na hindi sa ito ang city cruiser kamoy mo isyo sa mga barangay clearance. So ito na lang ha. Importante na naaagod mo yung ordinance sa inyong mga rates sa building na ito rin. Pero yung mga nilang office. Padili sa ito ang city cruiser. Kaya mao na yung pasihan. So katong na yung barangay clearance na medyo atong din January when sister put ang client na mulukat din siya o clearance sa barangay, kaya nga siya negosyo. Na, mingon, i-advise po ang barangay na ato naman ang ma'am sa syudad. When sister mo yun ang client, makiklaalis man tayo, wapun yung requirement. Yes po yung requirement, pero di rin na pagkataon. So, karoon nga ma-undang ang lalis, ipatukat nila o barangay clearance. Kaya, ay uwan. Kaya mo yung sister mo yun, pag-abot dere kay iapilan mo niya kung siya o iyang assistant. So kung siya resulta, nadumlihan na yun siya. No? So at least maklaro na nato, basta barangay clearance related sa negosyo din eh. Ang uban ng mga clearances, inyo na lang sa barangay. Importante, kadayong dinansa, kaya may nakakulikta kung wala yung ordinance. Kung wala yung itong legal basis na magkulikta ta. So, kung sa may katuyuan, ano yun? Kung inyong manunaon, mawala ang time na mukato pa ang kliyente sa barangay. And instead, mudiritso na lang siya binhe. In the same manner po, ang Bureau of Fire Protection na natin sila yung mga between the BFP and the LGU. Na ang syudad na nihapoy mo kulikta sa fire fees. And then, i-remit agad nihapon from the NGO to the Bureau of Fire Protection. Mariana sa barangay. Kung pili makulikta sa syudad, i-remit na sa barangay. Ang nakadiferensya lang, kaya kung sa barangay na mo kulikta ang mo isyo, na naman tayo ibayan. Kini, mag-set ang NGO pinaka days, magbunga na lang tanan o limit. Asan yung barangayan ng iba. Kaya na itong accounting, may hangi uman na give us time para masikigit na ito o fila ang among i-transfer ng funds ito sa syudad padoon sa barangay. Okay, so actually, mga kapoy, what, i-amend na lang itong ordinance. Not just for renewal, but including na sa new. So sa mga niyo, namoy rate. Sample lang niya. Sa niyo, namoy rate. Basta niyo, mawag siya ang rate. Okay. Sa renewal, napun mo yung mga separate rates. It all depends sa barangay. Kahit unsay naa sa inyong barangay ordinance, maura yun na yung sundon po diri sa syudad. So ang naitabo atong biyagi, murag, I think 300 man to ang ila ang reset amount. Sakto ba? 300? Dahil, no? Okay, 300 nga reset ang amount. So, ang upad po, ilang i-categorize ang businesses like hotel and restaurants, gasoline stations, retails, ina na, na ay corresponding po nga rate, no? Ang amount. Ang feedback lang nga kung natunggan, na ay mga barangays na medyo nakalitan ng tao from 300 na ay muna punong 1,000 na
na naman. But anyway, naman sa barangay po ang pagkulikta. Anyway, mo itaw na pasantun na nato ang tao na mabalik na sa atin na kwarta nato in the forms of programs and projects and services. So, ina na lang, medyo na, kanban, mga birth pains pa ba? Adjustment na medyo nakapuraman kayo. Uban, dahil ng maximum of 6,000, example lang eh, na medyo nakudakot na report, pero sa ang pinansaman, so, huwag pila na kaputahan sa inyong parang liyo ng kasi. Maurang ito yung tingtahong din sa sudan. No more, no less. Muna na importante kayo ang inyong ordinance na masubmit ang inyo din eh. Ordinance na ipasar sa kuniyang barangay na agi po ninyo o nanang barangay asimbiya. Ipa-check and review sa kuniyang panglungsod para na mawala tayong technical na mga problema ko niya. Submit na ninyo din rin, kopyahan lang sa encoder, karoon na inilala sa atong client din ang taga-inyuhan barangay na nag-hiring court, kina-kina, pera na. Okay? So far, na ay mga concerns or pangutana, kailangan atong mga kauban sa konseho, handa po dugtagan na ng utubak sa inyong mga... Yes, Kapitan Noel, malinis o proper lang ka nga. Nagay microphone ko niyo. Ana. May hapon nila tatananaw. Ako si Noel Malinis sa proper lang kanya. Kagawad ako lang ipaklaro may tugon sa mga business relation ba. Kay Louie Magun ang taga-barangay na katong mga kagmay negosyo. Mura na ganyang masira-sira ng sarisari store. Dayon, kung nire yung palukaton sa ato sa siyudad, so, ako na maguna ina ang babayan. Mura as kung sa barangay lang, is a barangay business permit lang, is gamay lang. Buta na ito, nala sa 300, so 300 lang ang nababayan. Kung nire na ito i-cater sa ato ang siyudad, so possibly, nga muna ko ang ina ang babayan. Okay. Salamat kayo, Kap, no? Medyo na kwan gamay ang imong topic, pero connected naman niya kung sa atuang isputan. No? Kanang imo ang concern, paglukat na sa business permit, barangay wa, then patingon sa sudan. Ang atong didiskasan dire, katong mulukat yun sa sudan, dapat dire na sila ubayan sa ilang barangay clearance. We're talking of the barangay clearance. As to whether or not kanang asa sila ang lukat, well, naman ay provision sa local government code na sa city, kung 50,000 ang ato lang yung isutan, din ang pangutan naman, sa sudan, kung 50,000 ang imo ang halin previous year, halin ha, gross, dili net, dili put capital, imong halin, wapag ka mahalini kay wapay imong pagsugod, mag-base na sa kapital. Pero kung existing na ka, mag-base na sa imong gross sales. Previous year gross sales, kung dili mo lapas o 50,000, pwede na sa barangay. Provided, naan mo yung ordinansa sa barangay. So kung imong i-divide na 50,000 divided by 365, I think that is 137 per day na halin. 137 per day na lang na halin. So muna na pwede na sa barangay, basta naangoy ordinansa sa barangay. Kung munsipyo, 30,000 ang maximum halimian. Basta naalay ordinansa, pero kung iyong pasihan, umhalin na gamit ka more than 50,000 per year, ang ginaginan siya sa sudan. Anyway, ang atong city treasurer, galantaw mong puna, huwag pila na pwede mong halin, makapunay ka rin tahon. Di man pwede nga ang Robinson o ang kanayin ng sari-sari store para yung mga pamera. Basta ko kisa rin ako man. Katong gagmay, gamay-gamay na puna ko mabayaran. So, inana lang. Ang importante lang ay point out na ko din is,
ang barangay clearance kung naay maglukat o clearance ninyo for business, whether new or for renewal, inyo na lang ipasa ini. Dilihin na lang, bayaran nila, dilihin na lang i-process. Dili mapalaka ang barangay, kay limit na balik ninyo. Pili na kulimta nila. Okay, I hope natupag na po si Kapitan Noel. May hapon tanan, mga kutsihan in attendance, may hapon sa itong ABC President, ma'am. Akong pangutan na yung ani. Given na ang isyuan sa itong barangay clearance is sa syudad na. Oh, katong lang for business purposes. Oh, okay. How about pag-determine na ito ang subject lugar, ang tao nga maglukat, kung na yung mga penalties siya sa mga purok? Kung saan pag-determine na ito? Kung saan hold na ito? Oo, kung saan itong hold na base, kung saan nga ito? Okay. Thank you. So, salamat kayo, ta, no? Same concern sa kang Kukoy Board. Kung saan naman may hold na mo sa barangay at ikonsyal, kung ato na sila palukaton sa syudad, ang ilang mga pahina na din nila kung haon, ang mga penalty na din nila bayaran, hayahay na kayo sila. Dili. Kaya na tayo arrangement na na katong mga problematic ng mga establishment, pwede manahin nyo musabit mo din sa city treasurer. Itawag na nila o red flag. Blacklisting. Red flag. Panalitan, kaya yung mga siya, pagyot, higit may katuan na lang, isabit ng ilang pangalan nyo rin. Nanay, arrangement na ito na before. Kung nai nakatambong ninyo before na nahibalo na lang sila. Isabit daan dire before sa ting review o lisensya. Pero pag anhin nila dire, makita nila na sa record, oy ma'am, murag na pa tayong problema sa barangay at tuwa sa ang barangay. Okay? Dili man ang mukhang sa number of hours, kaya wag man siya dawata pa ang transaction. Advice mo man siya na wag to. Lahi magutong pahapito na ito sa barangay, at isir siya mga nirinhe. Kaya mag-count naman ang hours and days na. Pero kung diritso siya dire, pwede man ang bilisang isukot ng transaksyon at tuwas ang barangay, ma'am, kaya mag na kay concern to may dito. So that's the time, wag to rin to, na istorya na natin niyo. Anyway, wag pang magpunta kasukot sa iyang paglukat o permit. Kaya na pa may advice po niya. So inanak na lang tingali ng paagi. Not unless na ay mga wisdom gikan sa ito ang ABC President o sa ito ang konsyal or sa ninyo, no? Kay nakasabot mi na ang barangay pinanglan dito po na apoy kanagwan sa ilang mga sakot form of, let's say, form of discipline, no? Na katulong mga padlungon, na diling utunong mga kalihukan. So, mo na ilang panahog pag pwede ang ating pag-urag, mag-hold na ito ba nila? Na mapantol yun sila, madisiplina yun sila o kuhan. So, inana, mo ay ako na agreehan before, no? Nga i-blacklist, i-red flag na ito ang mga ingon-anak na case. Aron nga sa ingon, nagig yapoy, kuhan. Nagig yapoy, hold. Mo na i-same hang nyo sa una, sa pagpahigayon pa na ito o public hearing before, inanak niya po siya sa wali Kapitan Tata na inanak lagi. Pagkunsan na lang ang kumi, kung nga nasa sipit na nan. So, hindi namin makadisiplina sa among mga sapo. Excuse me, Gusial. How about kung iagi na lang na itong upurok daan at isirwane sa inyo, bahala ka mo yung misyos barangay clearance? Ang mangon siya ka, mahukman ko siya na hingaging bityang kung sa laing opisina. Puro. Paske muagi sa puro or muagi sa barangay, at isir mo at to siya, mu-extend na ginyabon kay kasukod naman siya process na lang. May matong dire kay pwede mo na siya dilik sa kudawaton, baliki sa dito kay nakay concern. So wala pa'y transaksyon na sundan. Pero kung at to na dito muagi sa puro, saya na ba? Ang mga purong presidente, wala ko niya. Hindi, mabalik na sa sila. Dayon, lato ko sa barangay.
anadi, naunay giwala na posiso sa Malahon. Ang mahimo, although walay nawala nga kwarta, kahit mapalik man sa inyo ha, ang ato niya na umahimo, mas mapadali o mas paspas ng paghatag servisyo ba sa atong mga negosyante. Eh, maulagi na ang mga negosyante, mga may kahatag o mga business taxes po at makabinipin na punta. So, ngunit, problema ane kay absolute kayo ang Palawan, new and renewal sa sudat yun. So, kanang ina na, I don't know kung naman si Ruel na rin si atong city treasurer, ato lang pong paistoryahon. Okay? Si Ruel, paliwag mo si Romney. Kutsyal, ingat ni Manggol. Ah, sige. Considering na sa matag purok, ang mga purok presidents, ang ilang isaligan regyon sa aning added income nila sa ilang purok is kanang mga penaltis. Penaltis. Diyang nakita, kung wanhi manggaling na butang sila sa blacklisted, dahil makabalik sa purok, mura nagyapon o pinagay sila sa purok. Mas maayo pa siguro kung maagi na lang sa purok para inagabot sa syudad, diritso na isyo. Aron di na magbalik-balik. Moro ng pita, o balik mag-iapot sa purok kung blacklisted siya din. At upatupago na nga to, city treasurer. Moro man. Sige lang, ato lang pag kay main kita regarding aning mga membros parangay nga na yung mga negosyo nalilig kayo ang mga tambong ipapuan. Ang hold mong ko na lang, normally, usually, is nasa purok. Gani, tayo mga barangay, dili mo isyo clearance kung wala yung purok clearance. Correct, correct. No? Sa kuha, di yung gumawa lang. Eh, maluta na kay Gani, magkapital. Wala yung barangay clearance, basta di ko agis purok. Okay, no? Irespeto na to ang mga purok presidents kaya lang mga... Natawin, sa mga nagpagbubad na to. Okay. Mawala ko na ang ipod sa mga purok presidents. Mawala ang kooperasyon sa matag kubong. Thank you. Mayang hapon sa tanan, especially sa mga barangay officials headed by their respective barangay captains o uban ng mga stakeholders who are in attendance of this afternoon's public hearing. With regards sa question ni Kapitan Rihoy, kumuagi sa purok tanan transaksyon sa new and renewal of business permit application forms, we will really violate is of doing business law or RA 11032. Nganuman, it will be counted as one step. So, violate na anak kay ang purpose mo na ng is of doing business law, mapadali, mapapaspas ang transaksyon sa pag-issue sa business permit sa atong mga negosyante. Now, butang na lang sa barangay Mubod na ay 1,000 ka mga negosyante. Kung wagi ng tanan dito, nakop kong trabahoon on your part, langan po kayo, unlike, nga kung sa 1,000 lang ganit kabuo, butang na 20 lang ang na-violation sa inyo ang mga ordinansa or palisiya sa barangay, 20 rin want to dito. I hope na nasabda na ito ng kapunto. Then ako pong ihatag ang floor to Ma'am Jenny, our CLGOO, who will explain unsay i-issue na memorandum circular by the Department of Interior and Local Government with regards to this issue in ano nga mga sitwasyon. Sir, excuse me, sir. Ingani mong pagkakaroon, sir. Manaay penalty siya o wala pag-iun ginamo siya sa purok. Manaay penalty o wala siya pag-iun ginamo siya sa purok at isin sa mabot sa barangay. Maunay ang mga sitwasyon sa barangay karon. Para magdala na siya sa clearance niya, puro clearance. Same thing, kung mahimo na to, maagi siya sa puro, wa siya yung penalty, magdala na kung siya sa clearance na wa yung penalty, makita na niyo sa syudad. Maura bang kita, kung red flag siya, bubalik pa na to. Pero maaari kita ko mag-explain, na kung 1,000 ka negosyante, 20 na ang na-red flag, nga nung patuon pa na to ang 1,000 ka negosyante sa inyong barangay? Kaya mo na yung essence nga nung nai-is of doing business law. Dilig na pwede nga mo simang ani, why? Because
order na gikan sa Anti-Retail Act ARTA. Diha man gyud mi during the evaluation o sana's findings kinahanglan gyud nga mo-comply ta ana. Og in addition sa akong tubag, I will give the floor to Ma'am Jenny nga mohatag og further explanation. Okay, thank you, sir. May hapon sa tanan, mga punong barangay. Muna yung lagi kabisihan, dali-dali ang mga punong barangay. Sa tuang mga kauban din sa nasa hall karon, sabi na ang akong chairman committee on trade and commerce, Honorable Vincent na Pacheco, mga kunsihan na rin, mga atong mga business sector na nag-represent sa atuang syudad. So may hapon sa tanan. Regarding anang isyo sa puro, maging puro, so ang ease of doing business is a separate law. Lahit siya nga law. No? Kanang ato ang transaction sa puro, mo na itawag na ito, general, regular na ito na servisyo. Pero ang business is separate. So ang ARTA, ano, ang balaod mismo gaingon, naroon mahimong mapasayon ang servisyo, labi na sa pag-issue mga business permit, mo na bitaw nga i-integrate na lang sa city. Kay luoy kay ang lokal to business, natulog-tulog bisag asa siya padulong. No, so asa pa may kasayon ana na. Mo na nakaron gani murag based sa result sa ARTA nga evaluation. Na nagali gitawag ko backroom services no sa CEO nag-usa na tanan ang mga ahensya dito aron paglukat sa usa ka tawo labi na lang sa mga building permit no occupancy permit dili na sila magtutud pag asa pa do dito na kanan aron mapasayon kanan no mo na purpose ani is of doing business dito yon sa gobyerno aron mapasayon ang pagpadagan sa ato ang business permit kay ang business ba karon mo ba na siya nagbuhit sa ato ang gobyerno no mo na na in response pud ana nga kuan sa ilang paghatag og mga taxes dito sa gobyerno manantagaan sa gobyerno og pagpasayon no ang issue ani sa una ra ni siya na issue no man ani nga ordinance mo lang itong issue sa una kay ang mga kapitan ingon nga moagi so renewal pwede nang diretso ang inyo moagi pagkapitan para unsa man no. Unsa may kala ang findings are ta unsa kalainan sa inyo og renewal business ra man siya gihapon no nga lang lisod-lisuron man ang inyo anyway ang ga compute sa kuan ani mga taxes ang city kuan man treasurer kay dili man gid ka determine ang barangay sa taxes so dili gid siya tanan para mausa na no wala gid hold ang barangay kay di man kamo ang ga compute sa taxes pero ang share ninyo anang kuan kanang inyo ang clearance marugila ba na tanan na i-share din no, sa syudad ibalik tanan no bulto na na tanan i-receive sa treasurer ibalik sa inyo ang tanan ang proceeds ana na wala gid mag-hold ang syudad mana siya sa tumuban niya giingon magit puro bugi na sa mga regular services no regular general services. Pero batayan ninyo nga kayo, ngay magreklamo, doing business kay gihapon ng mga inyong mga kuan. Ha? Mga clearance, mga certification, kung sa panang business kay gihapon na. Wala kita mo yung business, kanarang kayo specific, kanarang mga negosyo. No? Tanani mong gihimo, wala kita huwag mo business na, parihara ko na sangguniya, nasa order of business. Kanang ilang mga agenda, no? So tanan na itong ipanghimo, business na siya. Tanang servisyo na ginhimo sa barangay, business na siya. No? So ato lang ayon o balansi. Kay mahukod, mahiko mo sa ARTA, apil ka mo sa ARTA ha, ang directive act. Paglisod-lisod sa requirements, mahiko na na siya sa ang directive act. No? So iayon ninyong meeting ng inyong puro, iayon ninyong pasabot, kay basic mahitabo na siya mapailan niya mo ang kaso. No, hello. Kay ilisod-lisod ninyo ang parang. Hello, ma'am Jean, pili mo ka pa na gawin? Oo. Ay, may hapon na ito na ito, ha, kutsiyan.
Magot ano eh, bahay na lang penalty, binaw. O kili, magod na tulang eh, karang sakto naman na ginanak ka ng mo, dalimo ba yan sa treasure yan. Ang amo-amo ba ng penalty ka na kurok mo ba? Mahok mo kung balay bilay. Nga no, o mo, last night problema sa barangay, kami may naulan. O ka nang mag-penalty mo sa ano, pag-collection nila. O, lahit nimpro man siya sa kurok, di ba? Kung taga-barangay. Like sa amo, lower lakangan. One part sa amung establishment bang business na tanan. Dili na ganakangan. Wala na sila concern sa amung barangay. Umupahin na ba sila dili. Wala yung problema naman na kanon. Saan ako pag pag-ila-ila na tagiya ng establishment na may problema, maduol sila na mo. Pero magpahinan, ina, budritso na naman sila. Pero mabaypas, makapahin na rin. Remember, ang sweldo sa kanapurok presidente, kamay kayo. O saan ako na ito pagwa-upundo na yung mga party-party kanapurok? Asa tamang itang pundo na barangay, di ba pwede makahantay siguro na? Bawal mo na. On so that means ba nga, ginimbro niyo puro kang business na naaliha? Dili, ma'am, dili. Kada ikaw, minbro, na kada magong kuhan mo, mga business na business na nasa puro na mo ka, barangay na mo na sila ka doing business. Mostly sa like sa among barangay, ang dili na ka mo ah. Nakaroon wala na sila concern sa pulok, parang wala pa yung silang basura na nabi sa kasa. Ang amo na nga ma, makakuan mo yan, nami ipon ng amo kuhan mo, makakamonitor mo kay kami may guard sa barangay. Kung saan ano mo pagkuha nila? Kung saan man lugar? Malisipin na sila. Kung saan man lugar gusto may mahitabo nino nga na amoy rules and regulation nga i-impose din sa mga establishment, saan na inyong i-monitor? Kung gisumpak to niyang rules and regulation sa Osaka Business Establishment nga nag-establish sa inyo, inyo siya gusto riyahon. No? Mga nga naman, tinuig ka mo ngunit business. Makapinote ba na mo sa business establishment? Na ma'am, sa mahina man ma'am, sa mahina. Na mo gusto yung penalty ka na parang na mo ka na dahil ako misa. Mo-appeal sila sa mahina? Oh, mo-appeal din sila ma'am. Required mo na sa purok ma'am. Required na sila. Oo. Ako ipasa ni IBC. Kaya na siya experience ana. Oo, na siya ikaan. Kaya natatanan, mga kauban ako nga mga kapitan, kapitanes, nagagaman sa City Council. Actually, wala ka experience ana, pero just wisdom lang, no? Kanang problema nga, ang penalty ninyo kay naman sa kurok, di ba? Dili ba pwede, kanang na-mention ng good nila, na kung na'y problema ani ng establishment, ato kay red flag, ato kay hatay, kay blacklist na to. So, yapin na, ang kanang establishment, before sila makakuha o business permit nga, barangay clearance from the city, isulat na to, kanani sila yung obligasyon sa barangay. Ang pangutan na lang, kinsay mo collect sa ilahang na penalty. Ang syudad ba or ang barangay? Kaya panalitan, di ba? Kamu man supposedly ang barangay may nakuha sa penalty. Na karon kay mo agi, diretso naman ta sa syudad, kay the ease of doing business. Di ba? Usa na. So, di lang ta mo decide kung kinsa ang mukulek ana na penalty. Kaya panalitan, muato sila sa city. Pag ato sa city, oy, blacklisted man mo, red flag man mo, napaman may obligasyon. Muato lang ingon, balik ka sa barangay. So, by lang sa nila, itong penalty, ayak sila mo ato sa barangay to get the business clearance, business certificate. So, mawag na itong inyo ni Kapitan Rinyo, hindi man pwede na itong pag-iol sa barangay. Para pag-umas barangay, hindi na sila masabot din sa presyonel. Mora lang ang pindahan kaya mo din sa sila nga rin. Nasa rin blackness, bumalik naman sila sa barangay. Mas maayong muna sila sa barangay para pag-abot din, diretso na. Implementation of ease of doing business law. Each barangay will submit to our office negative list of establishments na naay violation sa inyong barangay. What is the purpose? Pag naka-negative list, di na sila ka-proceed sa other steps. Ang buhato na mo, pabaliko na mo sa barangay, ipasito na mo sa barangay kung unsay ila ang mga violation o obligasyon na angay bayran. Kaya again, dili pwede nga tanang pag-ion because we will violate the ease of doing business law. No? We will violate ARTA. Dili na ito nang pwede maaway niya ang kapita. Hey, sir, anay kamay na kaginugan. Ano man na ipot sa taas ng higayon? Ano di man po ninyo sila paibaw na palukatundaan o ang mga clearance niya sa barangay? Eh, may tabo ang magulanis na rin. Ano mga gagmay? Tiblahan mo na eh. O na isagutan kayo. Dili si Cricket ng ilang masagot.
Niya kami sa barangay, si kimi kasama ano ni limas taro ng mga sagot. O saan mo naman pagdisiplina ng among mga tao? Ina na lang ba? Hagi yung may nagunta gamay, hindi naman may iipit ng bayon? Actually, ang implementation sa Days of Doing Business, I think, from our end, wala pinangipit sa barangay. Amo lang ng karuhon. Amo lang ning gipatuman sumala sa mandato nga gi-issue sa Anti-Red Tape Act. Kung unsa man kanang issues sa inyong respective barangays regarding collection sa garbage, inyo anang katungod kung sa unang niyang pag-implementar, kung sa unang ninyo ng pagsulban. Walay labot ni anak. Ako lang ng karuhon. Again, akong balikon, ang wisdom, maone. Kung nangay violation ng mga negosyante sa inyong barangay, submit mo listahan sa awang opisina para dili sila ka-process na mag-renew sa ilang business permit. In so doing, among pabalikon sa inyong barangay. Kamu na'y bahala, inyo ba ng taga-clearance, inyo ba ng i-clear or dili? Kung inyo i-clear, so maka-proceed sila. Kung dili, di sila ka-proceed. Pero kinahanglan kung inyo nang i-hold, na amoy legal na ba sila na nung inyo nang i-hold. Kung sa mga kapot sir, o mulukat sila o January, December pa inyo nang itibaw nga kinalan mo clear sila na sa barangay. Para ba nga, hindi mo lang ka, kami po magkasiplina may sa mga tao. Ang more than 3,000 ka manigus, mga negosyante ang isa isa ho pahimalo. Dili na maoy tumong sa Ease of Doing Business Law. Sa implementation, atong gilantaw unsay hapsay o sakto o tarong na pag-implementar sa balaod. Wala kaingon ang Ease of Doing Business Law na ang atong opisina, ang pangagamahan ng lokal o sa usahong kahibalo. Ang purpose ato dire, atong, actually dili naman yung bago, no? Ikaduhang tuig na ito na nag-implement. Gasugod ang implement ani 2023. Last 2024, ato na po na nag-implementar because this law, this ordinance was approved last 2022. Kanilang nahitabo nga naana po yung bago because nakita sa arta nga dili perfect ang implementation sa syudad sa pag-incorporate or pag-ipon sa pagkuha sa business clearance dire because sa atong in-epic ordinance ang atong gi-integrate na ang integrate na nato is only renewal. O itong nakita sa evaluator kung sa kalainan sa new application ang renewal. Siguro dire na lang tayo dwell more on nga nung kinahanglan nga ang new businesses tignan mo agi sa barangay. Okay. Sir, kami wa mang ibi mahimo ana kung po agi na yung laot. Pero nga po, hagi yung lang po tutabang. Ang tabangan po di nga madisiplina ang mga tao ay karoon naman po lahi na sa una. Sa una wala pahina tanga sa gulso kayo, karoon rabing pahina. Kanya ang mayong nani na nangandagan, kung sa may kapuslan lang sa mga makakapitan po, hindi makatingog panahon nila ni mga meeting, ipin yung sabtun. Kaya pati naghanap pahina na raw, na ang ginis, atong sa DHC, rabing pahina na. Kaya ang mayong nani ang andagan na di natakasiplina sa itong mga tao, sayang panahon ng atong kapitan sa pagpahina. Kaya nga bibo, no? Kaya nga ano na lang. Anyway, ang palao, guys, good naman sa clearance na business-related lang. Kanang barangay clearance kayo mag-apply, kanang barangay clearance kayo mag-abroad, mag-loan, inyo na, pwede nga mo makahold yan, pita. Certification, pwede mo makahold yan, pita. Di ko, pwede nga napagay problema nito. At tuwas ang pro. Ano lang, isa lang yung pangayon sa palao. Ang dares, ano, ito na natanan. Pwede nga po kaya may natanaw pa. Huwag lang, ha? Eh, kanang, ang ato dire nga, nagkumanta sa lagnak sa paot. I-away na ta, ipupuk na ta maayo sa DIT. Ang mga dire o. I-audit na sana, ito lang. I-audit na ta dire, nga, dili mo compliant. Mabito na nga, nakatag na tayong hihimong amendments, eh para musibo na yun. Kaya, kung nag-comply ta ani sa syudad, dili pa rin po na nga, nag-comply na po mo ano sa barangay. Di ba ato mo ni tanan, dili mo ni sa syudad? Di ba kay NGO ang barangay, NGO po ta sa syudad. Kaya isa rin yung mga yung palaw, kanarang clearance na business related. All other clearances, inyo na lang, diha mo mo hold, ano?
certification. Diba? Oh, binigamit ng mga intelligence eh. Pwede pinakahog na nagamay. Nga naman tayo problema sa pulok. Isito sa natuli. O ganun, mga other ng mga authorization, tanan-tanan, inyo na lang. Isa ka niyong pangalaman ako. Sir? Ah, may hapon sa tanan. Ah, talaga ito may suggestion special sa mga mga kapitan. Siguro, ilang ganun tao ba, isa ko ito ako ang kamay nga sa gestion. Kita talang kapitan, na kaya naman artista ay atong mga businessman. Si Tampulano, si Pedro, inyo yung isulat sa inyuha at inyong tresorer. I-remind si business Tampulano, inyuha yung mga naasya ay obligasyon sa purok o insa. At least awin na at inyong mga businessman. Malay na itugan sa kalitanglon. Agay ko lang. Kajit ako tubagan sa tongkang kapitan. Effective na siya sa mga gagmay barangay. Pero sa ko ang almost 5,000 ka mga botante. Lisod-lisod ka na, tuyokon. Tako-tako na trabaho na. Kanya, ang purong president, Wajwilo. Murang mutapol yun. Ini suggest to the court. Okay na sa mga rural area siguro. Pero sa urban, maglisod. Lisod kini mo, nanawon. Dugan ko. Mubalik ko sa akong istorya. Dili man siguro mawag-an tao ka ng hold or disiplina sa itong mga tao. Kaya nga ko, mubalik ko sa akong istorya. Katong na ay mga problema to ng mga business establishments sa itong mga puro, i-appeal na itong tuglista, na-blacklisted sila. So, dili sila maka, pag-ani nila diri, dili sila makakuha sila ang business permit. Kaya, naatong na ilang penalty. Blacklisted sila. Kato mo na rin problema, diretso naman sila, di ba? Pero kato na yung problema, inong ikahadlukan nga, mawagal ang disiplina, no. Kaya dito man nakita na, oy, mabalik mo na gigyapon ta ni Kapitan. Naan mo na gigyapon yung hold ni Kapitan, nga diri man na gigyapon mo, sangok ni Kapitan. Kaya kinahanglan man na ay diri. So, I think, katong magkuha ko, kaya naman sa penalty, ibalik mo na sila sa treasurer sa itong barangay, kaya namin bayro nun, aning apurok, 5,000. So, bayro isa ni, before sila makaproceed. So, I think, mas nawag ang tao, dugang trabaho when it comes to giving business clearances, kay diretso naman sa syudad, huwag mo po'y nawala na ito, kay the percentage na nasa itong barangay ordinance, ihatag man sa ito nga, di ba? Kaya pinahalan mo, hatag na tagkumpya na pila ang barangay, I mean, before makaproceed sa inyo ang business permit. So, ay kahit
May hapon sa tanong. Mambit mo tanong may bulat. Medyo mahimbit ka. Limit ako ka rin. Ato, na-desisyon na naman yung dinil lang yun sa Panong Siyudad. Ako din sa itong ABC. So, makutana na lang yun ko nga unsay assurance na mo na mapulik bang yun ang buwan. Ito ang penalty. Di ba? Mabalik mo ito sa barangay ko to. Medyo na-ipit yun. Okay, si Kapitan Kay-Kay. May hapon sa tanan, no? Wala ko negosyo, basta makatapang ba? Makita po ang commission transaction is during January, correct? Okay. Si kanang mga negosyante sa tuwa, wise nila sila kay gusto man sila income. Pero kita may kapitan sa itong barangay, dapat mas wise na sila. So, but January pa ni makita mo, basically ni magkuha sila ang business. January 20 ang deadline. Deadline. As early as first week sa January magsugod. Okay, sugod na na. Dapat November or December pa lang, nakasubmit ang tag-list dito sa mga blacklisted. So, by that time, kuha nila, haabi nila o kanang save na sila sa penalty sa tungturo. But no, kay nana kay listahan na napas November pa lang. Kay, you have all the days and months na ma-determine kita itong mga laman o gulo sa itong barangay. Kay kita ba't yung makabalo? So, naatay 9 months na ma-determine kita itong mga laman o gulo sa itong barangay. So, by November or December, isabit na nato dito para pag January, makil na sila. Naa sila ay penalty dito. Okay, so salamat kayo kay sa dugang pagpasabot. So, mautoy ngayon na kasabutan na ito na kanang na ay mga problematic lagi isapit ninyo dahil eh karoon na inani mo na ang gikat sa balaod katurang step pa nga watong puro watong barangay isin sudat iwala na kay sudat naman ta pero ay mo kabalaka kay pagsapit man mo blacklist okay negative list ang tawa hindi na itong mga businesses na mga problematic, isabit na nyo na andre. Aron na inig-anay sa negosyante, di mo na nawag mo ng transaksyon, palibanan mo na ito, dilip sa consider na accepted. Dilip ang count ang number of hours or days na ito. Kaya i-advise na mo ka, dilip sa namang itawag doon, maliki sa ang barangay. So dilip ang ipok sa karta. Napag-ilain na suggestion, ikan diri kapita, lima. Kita may mga kapitan treasurer sa barangay. As of November, ay ano na takin sa mga problematic ng mga businesses. Why not patataan ninyo o notices daan? Para nga by November, December, sitog na sila sa barangay. So that by January, clear na sila din. Tuloy-tuloy ang transactions. Diba, mayroon kong idea? Diba? Gawas, duha na ang mood, ha? Pwede mo sa chapit din eh. Paghatag kong notice, iyon na lang ninyo para napin yung process pa. Notice sa businesses. Na amoy, kuhaan kay detail lang po. Kunin niyo po at then pinoutice. Please see all this before December 31. Ano? Kahit kung dilig yung sa receipt, amo na itong negative business battery. Wala sila yung lusot. Ka, at sa mga eh, nahipit niya po, wala na. Okay na. Ay, metropon pa rin. Kamalunggan sana. Napalang ko sa punto na ko siya. Ang punto niyo na po ako siya, mabunta niya rin siya. Kung sa'yo assurance niyo sa barangay, na mabalik niyo dito sa barangay na dili i-process ang iyang application 3-4-in-1. O, kung na-represent yun na dili i-process? Yes. Dili ko yun ang i-process. Treasurer, dili na ito i-process pag na ay negative list. Oh. Ah, Treasurer, dili ko yun. Dili i-process ang yang renewal for you. So, ano na lang, maharumas pa sa'yo. By October, November, padadli ang mga businesses o notices. Pilay lang na meron nun. Ibutang niya, please see to this as soon as possible para wala inconvenience in the renewal of your business permits. So, by November, December, mabayad sila, cleared na sila by January. So, may problema. Kung magmagahin yun, negative list na mag-daog.
ani na nila dire, makita pa na dito, balik ng yapon. Dili man sila gawat ng transaction dire, dili mo count ang number of hours or days sa arta. Kaya huwag man dawata. Pero kung atong paunahon sa purok o barangay, consider na lang nila na one step, two step, third step lang simple. So taas na kayo ng proseso. Sinanang na lang nila eh, no? Win-win. Ha? Kap, na kayo ni Kapwan. You are the business district sa Urqueta. Okay. Ako, poblasyon dos man ko, pinakadaghan yung mga negosyante. At ako kung dito is, napasalamat mi kay naatanang diri sa city, gikolekta ang amuang mga business. Ang kuan mo na ko nakuha karon is ang new lang. So labaw kong nagpasalamat na apil ang new o ang renewal diri sa city. Sa ato pong mga kapitan, nga itong ato pang basihan, we will say ang respeto, dili na wala na yung respeto ang mga katawhan na ito sa atong barangay, tungod ani, nga nung kailangan ta mag-base. Na ang atong ikwanan is about businessman. How about other clearances? Kanan sa igingon ni kunsihan na mo-apply o mga loans, kailana. That's the time na atong ikwanan ito ang pagkakapitan na dili na muhatan ninyo tungkol kayo na ako sa laog na nabuhat sa barangay. Ang atong isbutan is about business. Ako daghan ang negosyante sa akong barangay. Pero, husay, hapsay, kaya nga no, ang nakahatag lang, kung dili sila nakauyon sa ilatang 1,000, pwede sila mato sa barangay, muhan nyo o 300. Kaya mo magkilihan mo ang kasagaraan na koleksyon. Dili na to task on or dili na to guboto na katong nauna na walang respeto ang mga tao na nagpuyo sa atong barangay. Kaya nag-conferences ang waos nila, dili lang sa business. Kaya dili tanang lumulupyo sa atong barangay, negosyante. Iguna na lang akong ma... Okay, salamat kayo. Pidugang na nangutahan na ko ni Sir Ruel Visitacion, ito ang City Treasurer. Nga, Sir, how would we know when it comes to closure? Musina sila, asa man sila mangayo ko. Di ba, mangayo ko niya po na clearances to mag-closure. So, ingon sila, barangay certification, dito niya po sa barangay. So, ang kwarta, balik, dito niya po sa barangay. Now, kanan ko na iba ko, how would we know ko na iba ko? Diretso man sa syudad, muhatag sila ng lista nato. Aron, by next year, pagkasunod na, makabalo na ta nga akin ni niya kay Bangko Mane, wala na yung problema. Di pa dahil, kung wala na yung problema, maka-appeal na sila sa lista sa negative list. So, kontrolado, no? Kanang, diliingon nga mawala at aspasin. Kay, pag, anuhan man, kung report na po na sa Treasurer's Office na, okay, mauni ang mga new list of business nga ni Abe. Mo po ni ang nag-close. So, kabaluta ka ng monitor sa atuha. Ang atuha na lang lagi is, yun na, the ease of doing business, makatabang ta, at the same time, mubalik na gindihapon, musago na gindihapon kung naa sila yung mga penalties na angay na bayran sa atuha na barangay. So, wala yun na yung problema. Again, mas na-less na sa atuha na burden, na trabaho kay ato na sa ilaha. So, dili ang nag-adlukan ng penalties, mubalik na sa tuwa, closures and new hatagan na umista. Okay? Nasabtan lang, nagkasinapot lang, okay na, Kap Riloy, Kap, Kukoy, and Kap Pakigangay, okay na, Sir Noel, Kap Noel, okay na. Katawa na lang tanong. Okay? Panagin lang ng effect na eh. Well, yato na lang, no? At least na rin mga idea ng ipanghatag. Ay, yes. Dagatang asa bisiti ang to. Si Kapitan Maisling. Darakap. Lumata na lang ko bilang may total capital na kalukatol sa barangay clearance sa inyo ang pagkusina. Kay naamang ba yung ang tagay barangay nga tagag mayroon kapital? Like, kay hatag lang sa AX, 15,000, na yung nag-loan lang 10,000, appeal ba sila na maglukat sa barangay clearance? Kaya ang ilang kapital, 15,000, parang nag-bear, tanway, mahalin mo yun na, bear landaan, 100 plus na, daw ka-bear mo,
ang ato ng 10,000 ulog sa usang katuwig, siguro makakuha sila sa gross income ng ngayon nyo nga 50,000. Pero ang kapital na lang, 15 mil ra. Nunod na sila pag-abot sa ano, kaya na, hinakap pa na sa gobyerno. Hinabang na sa gobyerno. Dayon, kung saan yung ika, kuha na na. Napayuban, galinding, 10,000, bayad kuhaan sa inadlaw. Pag-abot sa kuhaan, zero bala. Ngayong hapon sa tanan, once again, may hapon sa tanan, especially to Purong Barangay sa San Vicente ng ito. Kung basihan na ito ang balaod, walang ka-mention o capitalization ang pagkuha sa business permit. Ang ibasihan, gross receipts. Sa implementation, kanang actual na pag-anha inspection sa ito ang mga kauban diri sa city, ang Isco City, Mabugol, Wanha. Kung naiganigusyo na walang business permit, mahatag sila sa citation ticket na pwede sila mag-impose po ng penalty in accordance o doon sa ito enabling ordinance. Na akong balikon, dili basihan ang kapital kung dili ang gross receipts or gross sales. Kung mula pas sa 50 mil sa usang katuig, if we will divide it by 365 days, 100 rakapit. So, kinsa ba man kahay ganigusyo nga muhalin o less than 167 or 137 in one day? So, mawala na. Pero sa implementasyon, wala may puna mo tiluka. E bisa, ginakmay kayo nga negosyo among ikuha kanan sa syudad. Pero katong mga namalit ang mga lube, ng maligyang inom, ng maligyang sigarilyo, daghan pong mga tinda, dinigin na mo pagkuhaon sa syudad. Nga no, kay dili na na walang nana siya sa taxing power sa barangay. Walang kumampun giamindar na nga balaod nga ang sale sa barangay nga mahimukuha o business permit sa syudad is 50,000. Na-concern lang kabagay. At itong naging kuha ng siya na business community, doon na sila yung program na matag sa itong forest na for at 15,000. Ang ilang ilang kapital? 15,000. So, kanina di ba na test ko lang ng 15,000 kapital? Okay. Pero makita mo doon ito sa kapital highlight on 165 per days, sa'yo kayo kuha ko sa ulyan. Pero wali mo kuha nga, wala na ito pinta nga, sa kadaan lang na halin, makuha ko ito nilang ito. Pupri mo ito kayo, ikuha ko ito pa ito. Inamos, bulan, may tanon mo. Namagali silang tanon na. Tao maging punag sa kanto kayo, pinahalaman ang ban. Pagkagamay, nagkagamay ang kapital ko ang sa pwes ka na, tabang na sa gobyerno. Pero ato pang ito, ano, muna ang ipukutala ng konsero. Kung siya itong mahimuan ang sa itong mga constituent na barangay. Katama. Actually, gitagaan sila ang kapital sa gobyerno. Rightful po that they will also give what is due to the government. Dayon, ginigusyo man ka sila, kung mga nagpasabot ka ganigusyo sila, ilalapong ibaligya uli sa ilang kapital. Kung dili kung manigusyo ta, ato mapong patungan. Di ba? So while ilang ipatungan, they are earning. They earn sila income. So pila naman po ilang mabayad, mabalik, paingon sa syudad. Huwag man po taga kulikta o labis-labis. Very minimal ang atong ikulikta na business permit. Mula yun ang tanaw, pila ka porsinto sa ilang kapital magkuha sa usap tuwing pila ka percent? Ang ngayon, lagyan ko sa computation na nasa administrator at judge of pencil. Kung sa mga yun, insakto nga, computation na na, makita na ito ang ilang kuhan. Ang magdepende maguna kung pila ka ilang halin, ang mamupunang lang tawon. Kay, matos ba rin kayo ka? Papaninda ko na may nagtawakan ko, pero ang clearance. Ay, kung tanda, 200, 300. Kuha ng mga kapital, no? As start. So, may ilang 15,000, ginansan ko sa inadlaw. Plus, itago nyo ba, hindi ko
So, part na lang sa management po sa organization on saan pagpalambo ang ayuda ganag sa gobyerno. Salamat kasi. Hindi na lang mag-remind na lang me. Tanang barangay, isabit mo ang ordinansa kung pila ang inyong rate para ignorance ng pag-business. Kaya ang sudad, pagbasi lang sa ilang pagka-problema na malangan o samot. At ang nakasabit na, okay na to. Kung wala tayong problema pa, wala legal technicalities na lang. Okay, Michelle Noel, Kukong. Ah, namay tuglang si Rune. Ah, may hapon sa kanan. Ah, atong November, nakabantay mo na ba may hapon kung listahan ka na barangay? Listahan sa mga ngalan sa ninibuso sa inyong barangay. So, ang mga instruction na to, na may listahan dito, ipabutan o pila ang ilang mayroon. Kaya kami, mamunig ka ba mo sa city, o pila mayroon, kaya kami may mas nasayo. Ngayon ka na barangay, lahi-lahi magmayroon. Okay, naman may tuloy yung pagkamas ng pagbaligong nga fees and charges. Ang akong, ang atong kininan mo ha, suggest yun eh, na lahat nyo na kung sa akong manatunin ka ron, kung sa akong pagkamalo, piliin yung bayro nun, kaya kinis lang, kapag kuman, wala pa rin yung records ng barangay. So, kung saan ito na nasyon mo na ito, no? Kasi kung ba sila nila sa ilang bayro nun, na isang kami ganyan, wala pa rin kaila ng tawanan. Kaya karoon pa mo na, o labi na kung nasa business district na niligid na gabihan-bihan ng mga negosyo. So, ang muna dito, ang among panani, ang among kapinsulo sa barangay na every month maghatag ng listing sa mga new businesses. Tanang barangay, among hatag, aron na mo'y makamonitor mo. O yung bago mo din iwan mo kabaloan eh, at least ma-check mo din yun. Kaya ibalik na pa ang istorya atong October, assessment sa taga DIYG rin, may sulay at yung defend, akong di-defend nga ng renewal rate palagatun o barangay yung business clearance. Nag-explain ko sa DIYG na tagaan ko na itong katungod ang barangay nga may inspect ng mga bago or makabalo sila ko, katungod na DIYG. Garo mo nireklamo, at least makabalo ko. Pero ang ingon sa DIYG, sundun din ang balaod na bisan niyo aplikat di naging patungod sa barangay. So mo naging apot gitaan nga ipamen ang mga ordinansa nga ipalangkob tanan nyo o grinyo. So karon kininyo ani wa ko kapalo sa inyong existing ordinance napin ba dito gilangkob ang nyo o grinyo si magdayo nun. So sure dyan ko nga wala pa ni, wala pa ganyan sa ordinansa ang nyo. Ano ba ka dito? Tapos nisigilan sa man. Nga mo ni 300 para gabesa, ano gabesa mo gross o kapital. So, ako nga ngayon ani para dalipod sa mga kapay pag-implement. Ako nga ngayon, naunta, mag-uniform tao tingin sa itong barangay clearance. Anyway, pag ninyo, naman mo hindi we, kung pinana siya, dako mo na o gamay. Karoon, ato lang uniform, pag-consuelo po sa itong mga negosyante na matawag ng business-friendly city. Kaya kami ganit sa City Treasurer's Office, basta new business, zero ang tax na. Wala na siya tax, ibayaran na. Yan ang ibayaran, gano'n ang itawag na ito. Regulatory fees and other charges. So kanan, naglangkong na, there's permit, sanitary, health, and bureau of work. So kanya. So kanon, aron madali na ni, anyway, inigreen yung naran ni yung play rate ni. Ako, unipinahan na, 10,000 na ito. Kaya, gusto na po lang sa ordinance. Kung okay lang mo, nga ako nga mo, atong i-uniform. Tanan ka niyo business, iwanan din na to. Anyway, pag-green niyo, anak, puhon ka muna may magbuhon o pila. So, hopefully, masagtan ninyo. Mas mapadali ko na to ang pag-implement na ini. Sure na po ko na makapalipay po sa mag-invest at pumuna ko ng mga investor o sa kanika-lifeline sa itong NGO. Thank you. Para nga sa system na to, hindi ba magka-problema-problema? So, ingunanin na lang, katong mga new, panalitan, mubon, ang tata, tanan ng new ta, ipareho lang sa mimo o great tanan. Sa new lang, pag-review na nila, mahalan na mo, o basta magpasin ng diapuntag ko din sa. Pero ganyan inyo, panitan 100, sa ibit mo, council.
na 100 tanan niyo, 100 ubod. Kami sa inyong ordinansa na ang itakakunita na kulay ordinansa dahil sa renewal, kahit na putong na rin, dipindi rin po natin niyo. Ang punto lang nila na every barangay, tanan niyo, anong na barangay, level lang sa tanan, amount. Pag abot rin sa pints, kagay-gay, tanan na niyo, mingan sila nga, 300 at 2 up, ah, na mukay. Basta level lang sa pints lang. No? Dili ingon nga, pints, na 200 na niyo, na 300 na niyo, na 500 na niyo, pints tanan, niyo tanan, pinakalain-lain ang rate. Maglibok ang atong computer na na, ha? Pwede ra, i-per barangay, basta tanan niyo, level lang sa amount. Sa niyo lang na, pag-renewal na, bahala na mo, basita kanunay sa ordinansa. Okay lang, anan-anan. Kanong Roger, barangay talik, may nga siya na, niyo, 500. Bahala na kanong, basta sa talik, tanan niyo, 500. Implementar ka niyo, talik lang. Dili ingon nga talik, na 100 niyo, na 300 niyo, na 500 niyo. Maglibok na. So, okay na. Inanana ha. I repeat, ordinansa gamitin ninyo wala pa mo barangay ordinance na new level tanan regardless of kinsa o kung sa negosyo 100 sample lang niya mali ato ang rate sa renewal po bahala di same ordinance dahil na seksyon renewal kini na ang ato iwan at mahuman na submit mo din sa MIS para ma-include ga ayaw ko meron. Yagi na niyo kusiho, yagi ninyo huwag ka ng public hearing ko. Ngayon, isubmit sa sangunian for check and review. Addition na ito na masubmit na rin para may include siya, para may implementar na ito. Karoon na yung harmonious ba itong pag-implement. Okay? So, marag na sabta naman ka rin ka dahan. Ha? Yan na pinta. Mga ma'am, sirs. Okay. Mayroon na po sa tanan. Bahin na lang inyong assurance bitaw nga ang listing sa kanang ningkuha o business permit dili mo mabalaka kay naka-system na lang itong ginamit. So pag apply dito sa usa ka business applicant automatic musulod na sa itong server ito kasi na itong blo makita na tanan diri sa ikan diri sa treasurer padulong na siya sa pag-release sa business permit. Dayon, ilang po nang makagenerate na dahil na sa pagkahuman sa application, automatic na print o pila na nakabog siya sa kabarangay ang new. Una na ihatag nila sa ito na yun. So pagka next year, makita na po siya dahil na katong nag-new sa last year, renew na na siya for the next year. Automatic na siya sa system. So, wala yung problema na ayun ka lang, ayun ka bala ka sa listing. Ang inyong income na ang city na yung nakuha at i-collect, then automatic na ihatag sa inyo. Parihara sa RPT. Okay. Thank you. Create na yung tao business one-stop shop. Katabi tao, mga tanang offices every January. So, behave yun na ito na mahimo all year round na yun siya na na ay BOSS. So, at least, lito. Salamat kayo sa behalf sa Committee on Commerce, Trade, Industry, and Economic Enterprise, with Ma'am Jenny, and with our MEC President, with our AA, Sir Gian. So salamat kayo sa tanang mga punong barangay, treasurers, kagawad, sekretary, kanan na nakatiritang po. Salamat sa inyong time, sa inyong mga ulawan nun, mga suwestiyon. Kami maginaon na sa sunod panahon, magkita-kita, kagihapunta sa susama ngayon ng ating mga kalihukan. So, wala ko naman laging isputanan. As chairman of the committee, ako na i-adjourn ini ng public hearing. Again, daghan at daghan kayong salamat.